Hello guys, mayroon na naman tayong gagawin ngayon. CRT TV, Sony. Kahapon lang po ito hinatid guys, ng hapon. So ngayon, bubuksan natin. Tatry natin kung masolve ba natin yung problema. Kasi ang sabi ng mayari, sira daw po yung picture tube niya. Kasi yung may-ari nito, technician din. So ngayon, titingnan natin kung talagang picture tube po yung problema niya. Try natin gawin kung kaya nating ayusin. So bago ko po bubuksan, yun kasi yung ang sabi ng may-ari, may sounds lang daw po yung TV kaso walang picture. So mas mabuting itatry natin. So isaksak ko. So yun. Tapos lagyan ko ng signal. Ayun. Yun guys. May sounds po siya guys. Pero wala talaga siyang picture. Ayan. Ayan. Ayan oh. May sounds po siya pero walang picture. Hindi lang. Biglang nawala. Ayun. Best ko hanggang suot kaysa ordinary detergent tub. Wala ka! Mabuha! Tumulang dito para fresh and protectado sa dermis. One ordinary detergent lang. Now it's expert anti-bag. Ayan po siya guys, may sound po siya kaso walang ano, walang picture, parang picture tube nga yung sira niya. Pero try lang natin, baka hindi po tube ang sira or talagang tube na. May posibilidad na tube na rin. Usually mga Sony ganito ang problema, picture tube. So, try lang natin. So, buksan na natin guys. Tinggalin ko muna sa saksakan. Sana magawa natin to guys. Tinitingnan na po ito daw ng may-ari guys. Sabi niya picture tube daw yung sira. Pero try lang natin kung talagang picture tube ba. Patunayan ito guys, talagang ano, tinitingnan talaga ng may-ari kay makita natin yung CRT board niya. Ayun, may jumper na po yung ano, heater. Ayun. So na-check na po niya ito. So tanggalin muna natin. Una natin gagawin guys, mag-check voltage po tayo. Ito po ang gagawin natin. Check voltage tayo.
para alaman natin kung kumpleto ba yung supply niya. Yan. Angat ko muna ang tester para makita ninyo. Ayan. So, body ground tayo. Ngayon, saksak natin. Ito. Una natin check guys yung supply ng ano Jito. Dito. Supply ng Jito dapat nasa 300 to 400 volts. Oh, taas na. 400 plus voltahe niya guys. Ayan, makita niyo sa tester, naka-reach po tayo sa 1000. Oh, 400 50 volts na siya. Ayan po. Papakita ko sa inyo voltahe niya. Ayan. Naka-reach po tayo sa 1000, so 400 plus po voltahe niya. Masyado mataas na. So okay naman yung supply ng Jito. Sa heater na naman tayo. Baka walang supply po yung heater. Ito yung gijumpera ng may-ari. May 5 volts naman siya guys. Tawi dito. Ayan. So okay rin. Pakita ko rin sa inyo. May 5 volts rin siya. Ayan po. Heater. It's 2. Ayan po. May 5 volts po siya. Ayan. Naka-range po tayo sa 10 volts AC. So, may mga 5 volts po siya. So, ibig sabihin, okay po yung supply ng heater at saka supply ng Jito. Dito na naman tayo sa video. Set po tayo sa 250 volt DC. Ayan po. So, dito tayo mag-check sa RGB kung may supply. Ayan, mayroon naman. 175 volts sa green, mayroon din 175 volts sa red, mayroon din 175 volts. So ibig sabihin okay po lahat yung supply dito sa video Jito at saka yung heater. Ngayon check natin yung picture tube. Ayan. Try natin yung picture tube guys. Baka talagang pundi na po yung ano niya. Mahina masyado na. So para mas kasiguro tayo na talagang mahina na po yung picture tube niya guys. Gagawin nyo lang ay isisit nyo po dito sa tester, sa multi-tester, sa ohmmeter, sa 0.25. Ayan po. Makita nyo yung range ko. Ayan. Tapos kudlit nyo lang sa kulay blue, red, green. Ayan, RGB ng ano CRT socket para mag reflect doon sa picture tube kung malakas siya. So ngayon ito ang gagawin natin. Blue tayo, check tayo sa blue. So ipapakita ko muna sa inyo sa tube. Po, kita ko sa inyo ang picture chop, ang reaction niya guys, kung ano kalakas pa yung chop para ma-verify natin na talagang sira ang chop. Sa kulay blue tayo guys. Ayan po, blue, malakas pa guys. Ayan, malakas pa ang blue. Tapos green, ganun din, malakas din ang green. Red, check natin. Ayun, malakas din yung red guys. Ayun, malakas yung red guys. Malakas.
check natin. Parang okay pa itong picture tube, guys. Kayo, no? Blue, green, tsaka yung red. So, tingin ko, guys, okay pa yung picture tube niya. Kung di ako nagkakamali. Kasi malakas pa. Ito po yung gamit ko pag tine-check ko yung ano, yung picture tube gamit yung ohmmeter ng tester. So pag malakas pa ang tube, ibig sabihin may problema dito sa flyback section niya. Che-check natin ngayon ang supply ng ABL, baka may problema kasi malakas pa yung picture tube. Kasi pag mahina na, guys, yung picture tube, pag pindutin mo dito sa tester, sa gamit ang ohmmeter, kahit i-short mo yung tester, hindi na talaga mag-ano. Pero ito, pag i-short mo, magpatay yung picture tube. Ibig sabihin, malakas pa siya. Mag-response yung picture tube na malakas. So, di pwede na i-short natin kasi mas malakas pa yung picture tube. Pag mahina na ang tube, pwede natin i-short. Hindi siya mag-trip off. So, ngayon, na-check na natin, okay naman yung tube, malakas pa. Yung kulay niya, para sa, ano, RGB niya, red, green, blue, lahat, malalakas pa. So, dito tayo ngayon, mag-focus sa supply ng ABL, guys. Try natin kung baka dito lang yung problema. Usually itong nasisira, lalo na pag matagal na po ang TV. So ngayon, check tayo dito ng voltahe. Range tayo sa 250 volts DC. So hanapin lang natin dito yung pin ng ABL. Sandali lang. ABL, hanapin natin ABL. Ito. Sandali lang, guys. Heater, ito po ang supply ng heater. Ayan po. Heater, guys, ito. Ayan po, may 5 volts po siya. Check tayo dito. Tapos sa video niya, guys, dito tayo. Ayan po, 180 volts po siya dito. Pero pagdating dito, 175 na lang kasi dadaan pa siya ng resistor. Ito po, 180 volts po siya, guys. Range po sa 250 volts DC. Yung check natin yung vertical. Ayun, mayroon naman, mayroon naman siya. Yan po, mayroon siyang 12 volts po yung supply ng vertical dito. Ayan po, kita ninyo, 12 volt po siya, guys. Naka-range po tayo sa 50 volts DC. Ayan po, may 12 volts po siya. So kumpleto po yung ano niya, guys, voltahe sa secondary ng flyback. Kahit dito tayo sa supply ng screen niya, yun sa Gito, pinagkukunan ng voltahe ng Gito. Ayun po, napakalakas, okay, so nasa 900 volts galing dito, pero dadaan yan ng ano, trimmer dito. Dadaan siya ng trimmer from 900 volts, umabot na lang siya ng 400 plus 400 volts dito. Ayun po, 450 volts siya. Ayan, malakas na po yung screen niya, 450. Kahit 400, okay na ito kung i-reduce natin itong trimmer niya ito.
Pero hindi muna natin i-adjust kasi chichik muna natin. Kahit palakasan natin yan, pwede rin. Try natin palakasan ng G2 niya. Range tayo sa 1000 volts. Ayan po, 1000 volts DC. Ayan po guys. Nalakasan ko na po. Umabot na po siya ng 600 volts. Ayan. Naka-range po tayo sa 1000. Ayan. Nasa 600 volts na po siya guys. Pero hindi pa rin nagbukas yung yung screen ng TV. Ayan, makita nyo sa salamin. Papakita ko. Ayan po, wala pa rin. So ngayon i-reduce natin ulit yung voltahe. Balik natin sa normal. Yung kainan nasa 400 volts. Balik natin sa 400 volts guys. Sabihin, no, hindi po yan normal guys na ganyan kataas yung voltahe. 400 volts lang, okay na yan. Ayan. So ngayon dito na tayo mag-check ng voltahe sa may EBL kasi na-check na po natin yung secondary ng playback. Lahat naman na voltahe, kumpleto naman yan. Wala namang problema, kumpleto naman lahat dito. So dito tayo sa EBL, hanapin lang natin EBL. Dali. Dali lang guys. Bali ito po ang EBL niya guys. Ito. So ngayon, pala focus ko po para makita ninyo. Yan. Ito po ang EBL niya guys. So ito ang B+, pins tayo sa 250 volts. Sana makita ninyo ang tester. Hindi lang guys. Yun. Ito po ang EBL niya guys. Wala pong voltahe. DC wala rin. So saan ba siya kumukuha ng supply? Dito, dumaan siya sa B+ guys ng power B+ ng playback ito po. Ayan. Ayan, may voltahe naman dito. Tapos tatawid siya ng resistor. Ayan, mayroon namang 100 volts. DC. Tatawid siya ulit ng resistor. Dito. Tsaka itong resistor. Ito guys. Ayun. Walang voltahe dito guys. Ayun. Dito. Sa unang resistor, mayroon siya. Nakatawid pa. Ayun. Dito sa pangalawang resistor guys, pagtawid niya wala, dapat may mga voltahe ito na kahit maliit lang na voltahe. Hindi ako sigurado kung ilang voltahe dito. Basta dapat may voltahe ito dito. Kasi BL po ito eh. Dapat may voltahe ito kahit maliit lang. Wala talaga oh, zero talaga guys. Ayan. Ilapit ko po sa inyo para makita niyo po ang tester. Ayan. Sa first resistor po na pinagdaanan ng voltahe, ayan. Dito po dadaan yung voltahe galing B+. May 100 volts po siya, guys. Tatawid siya, ganoon, mayroon din. Din sa pangalawang resistor ito, din tatawid siya dito sa
pangalawang resistor. Ito po, wala talagang voltage guys, kahit maliit. Ayan. Ayan o. Walang voltage dito guys. Ayan o, ipakita ko sa inyo ito. Itong portion o. So, parang ito lang talaga ang problema. Hindi siguro nakita ng may-ari na may problema dito sa ABL. Nagkala niya picture tube na talaga. Pero sa tingin ko, resistor talaga ang problema ito. Kasi malakas pa yung tube. Titistira natin kayo na may response pa na malakas. So ngayon, i-check natin yung resistor kung talagang open siya. Kasi pagka alam ko dito may voltage dito, maliliit na voltage, kahit mga 12 volts, 15 volts, ganon. Pero wala talaga. So ngayon, check natin. Check natin to resistor guys. Sana ito lang problema guys. Ang liit ng resistor ito guys. Napakaliit ng resistor. 1/4 watt. 5-ban po siya guys. Ito 5-ban po ng resistor. Ang kulay po niya is orange, orange, black, brown, brown. Ayan po. 5-ban po. Hindi masyadong ano. Di klaro sa ano, camera. Ito po. Orange, orange, black, brown, brown. So, kung kukumpute natin yung 5-ban. 3.3 po ito guys. 3.3 kΩ. So, maghahanap tayo ngayon ng resistor na 3.3. Hanap lang tayo sandali. Ipupost ko muna guys. Ito po guys, dito po tayo mag ano. Ito po yung kukunin natin, ipapalit natin. Tatanggalin ko lang muna sandali guys. Ito po. Wala po kong nahanap na ano guys, 3.3. 3.7 lang po ang ipapalit ko. Pwede na ito. Ito po, papakita ko po. Ayan po. 3.7 lang ipapalit ko. Ayan o. Orange, violet, red. Ayan po, orange, violet, red, 3.7. Try natin. Dito ko na lang ilagay sa likod. Yan. Susutahin natin. Lagyan natin ng maayos. So ngayon guys, try natin isaksak. Tapos check voltage tayo kung mayroon na ba talagang voltage.
Try natin. Yun, saksak natin. Check natin yung kung may boltahe na ba siya, guys. Ayun, mayroon na siya, guys. Liit-liit ng voltahe. 4 volts lang siya, guys, sa DC. Ito, may voltahe na siya. Ayun. 4 volts po siya, guys. Ayun, naglabas na po yung raster niya, guys. Ayun, check lang natin. Ayun, oh. Ngayon, may problema ito sa ano, pin cushion niya. Ayun, problema pa, guys, nakikita niya sa bandang gilid may itim. Ayun, may problema pa po ito. Dali lang, guys, chichik ko muna. Suldahin na natin sandali, guys, baka may loose contact yung ano niya, sa horizontal section at saka dito sa pin cushion niya, guys. Suldahin lang natin. Kala ko ano lang problema nito sa ibigin, mayroon pa palang ibang problema. Dahil lang natin ang maayos, baka loose contact lang ito, guys. Yun. Tapos dito sa pin cushion niya, dahil lang natin. So ngayon, try natin kung mawala ba yung ano, problema sa pin cushion niya, guys. Saksak natin. Yun. Sana okay na siya. Ayun, guys, okay na, salamat. Loose contact lang pala. Dito, guys, okay na po yung ano niya. So ngayon, lagyan natin ang signal. Sandali lang, guys, ha. Ngayon, guys, mayroon na po siyang ano, picture. Ayan. Ayan. Ikakabit ko muna, sandali, guys. Para ma-ano natin yung sounds niya, kung may tunog ba yung speaker. Kabit lang natin. Ayan, guys, meron na po siya. Ayan, picture na po. Speaking. At maliligtas ang iba. Ayan, sabihin mo muna kung sino ka at kung anong kasalanan ko sa'yo. So okay na po siya, guys. Ayan, okay na po siya. Sana po nakatulong po ito sa inyo kahit simpleng problema lang. Kala ng may-ari nito,
Sira po yung picture job niya, guys. Pero nung chine-check natin, yun po, resistor lang pala ang problema ito. Masyadong maliit sa EBL po niya, guys. Ito po. Ayan po. Sana guys, kung ngayon lang po kayo sa akin channel, mag-subscribe po kayo para ma-notify po kayo sa bagong videos na aking i-upload. Sana guys, nagustuhan po ninyong video na aking isineshare. Salamat guys. Channel 12 ay okay na po. Ayan po guys, okay na po siya. Resistor. Uli nakapasok sa building na to. Yeah. Eh, salamat sa inyong pagbisita. Salamat sa inyong pagbisita. Thank you. Bali, yun yung song ko na medyo may katagalan na rin na na-release. It's called Unbreakable. Ang ganda. Pero Miss Lani, I think it's very such a good message. Applicable now. Correct. Yes.